Lahat. Mula, saan galing? Hala. Buong ano talaga. Ang office. So, hello friends! Today, may ibabalita ako sa inyong hindi maganda. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman about sa mga babies ko. Healthy naman sila lahat. Wala namang may sakit. And so, kagabi po kasi itong office part. Ayan. Kaya sobrang magulo siya ngayon. Kasi kagabi po, binaha po lahat to. So, yung mga gamit nga sa ilalim na nakalagay, mga nabasa. Nandito pa nga yung iba. So, nilinis namin to lahat. Tinuyo namin. Then, nakita namin dito sa loob ng office na dyan pala nang gagaling. Papakita ko na lang yung video. Ayun, nakita na namin yung source. Dito. Nagli-leak siya sa outlet. Dito sa sulok. Na dahilan ng pagbaha ng lahat ng to, yung buong floor. Sara ko muna kasi ang ingay nila kumakain. So ayun, nagulat na lang kasi ako. Kagabi kasi nandun pa yung mga apos ko. Tapos si Cream O nakahiga dito. Dito sa may, ditong part. Tapos bumaba ako. Mga bandang 12 AM to eh. Tapos napansin ko si Cream O parang nakahiga siyang ganun. Tapos sabi niya, parang may iniinom siyang tubig. Small spot lang siya yung nakita ko. Tapos akala ko, wiwi lang yun ng mga anak niya. Kasi usually, nililinis niya eh. Tapos, itong fan kasi, dito siya nakasaksak. Tapos, nakaganto lang siya. Ay! Oh my gosh! So, medyo na-outbalance lang ako dito kasi sasabihin ko pa lang yung about dito sa floor. Anyway, back to the kwento. Ayan, nakalagay dyan yung electric fan. Yung may trace pala ng tubig papunta doon. Kasi parang gumapang siya doon sa cord. Ewan ko kung na-imagine nyo yun. Basta may tubig dyan. Sabi ko pa nga, ano to? Bakit ang daming wiwi naman ng mga atuta? Hindi ba napunasan? Nung bago naman sila matulog, make sure naman namin lahat napupunasan ng mga wiwi, nalilinisan, ganyan. So, saan galing? Ayun na nga. So, pagka-open ko nito, ayun, nakita ko na lang tong buong parang corridor na yan, basa up to dun sa kabilang kwarto. Ito, baha. Lahat. Mula, saan galing? Hala, buong ano talaga, buong office. Wait lang, parang nakakatakot ang isulo. So, ito yun. Ganito ka disaster. Ayan, dito na yung ibang gamit. Kasi, binhana. Ito ang culprit na CR. Ayan, pinatay na namin. Ayun. Off naman din yung tangke. Tapos, ito pa, tubig pa rin yan. Ganyan na itsura. Abot dun sa dulo. Ako dito pa nga eh. Sa gitna. Ito. Ang dami. Hanggang dun. Hinahanap namin kung saan. Dito nga namin siya nakita. Ito yung pader katabi ng CR. Ayan. Tapos, wait, upo muna ako. Napagod ako magkwento. Kasi wala, literal na wala kaming tulog kanina. Buong gabi kami napapraning kung ano nang nangyayari dito sa bahay. Kasi, syempre, pagka may mga leak na ganyan, yung mga outlet kasi, baka biglang mag-spark, baka mamaya bang natutulog kami, biglang may masunog na palang, may masunog na palang kwarto. So, yon, halos hindi naman talaga kami nakatulog. Until ngayon. So, anyway, back to the kwento. Nawala na ako. So, na-figure out namin since yung pagitan ng kwarto na itong masters, tsaka yung kabilang kwarto na pinakita ko sa inyo yung office, is CR siya. Baka
may something sa CR na nagli-leak, yung water line na tumatagos na lang dun sa office, na doon yung exit niya. So ang naisip namin, patayin muna lahat yung water source dito sa CR. Sa mga CR natin may valve doon, usually red yon na valve, na pipihitin mo siya para ma-block yung tubig na papasok sa CR from main water line. So yun na nga po, wala na pong tubig dito sa common CR. Tapos napansin namin, tumigil na yung malakas na flow galing dun sa outlet. So okay na, 'di ba? Akala namin ang gagawin na lang namin today is mag-arrange nung office, kasi iaangat na nga lahat, ganyan-ganyan, tapos mawala na nga ng tubig dito, etc. Nung natuyo na lahat, at least nakuha na namin lahat ng tubig, nung magpapahinga na kami, so narinig namin ni auntie na parang may pumuputok-putok. Na-realize ko kaagad na yung tiles. Nakahiga pa naman si Krim o dyan. Dali-dali ko siya kinuha, tapos pinakit ko dito sa kama, kasi alam ko, pagka merong pumuputok-putok na tiles, ayan, may possibility kasi na mababasag siya. Siyempre, ayoko mabasagan si Krim o. Ayun, so nakaangat ang mag-iina. Nandito si Krim o. Tapos, yung mga anak niya nandito. At yung isa nandito kasama ni auntie. Kasi tinanggal namin sila dito sa kulungan dahil nagbabadya itong floor. Aray ko. Ano naman to? Itong floor. Hindi kasi siguro kita dito sa ano. Ayun. Kita niyo yun. Medyo bumagal siya dito sa may gitna tas bumilis. So, nagsasalubong itong tiles. Nagbabadya siyang sumabog. Kaya ililikas namin itong mga puppies. Bumabalik siya eh. Tapos for some reason, umaangat yung tiles dito sa kwarto namin. Dito sa part na to, though di naman to nabasa. Ang weird. So, para sa safety nila, ililipat na lang namin itong cage dun sa kabilang kwarto. Ayan, may tubig na rin dito. Lumalabas. Pag tumatapak. Tapos, mas tumaas na siya ngayon. Ayan. Kitang-kita nandito, nakaangat na yung tile. Ayan po, survival kami. Hala, umangat na nga siya. Anong laman ito? Masana din dito na lang. Hala. Bisko po. Ano nang nangyayari? Tubig ba yung laman niyan? Ala, umiyak na sila. Ano pang kukunin na? Ang tanong, meron ka bang bukas? Ala, angot-angot na siya. Ala, ang dami pa namang mga built memories dito ba? Sila dun si Gigi. Tapos ang problema, alam nyo naman na yung mga apos ko, doon nakalagay yung cage nila. So, pati sila, nilikas na muna namin lahat dito. Wala nang natulog dito kagabi. So, meron pa naman kaming spare room na doon nagsistay si auntie nila na isa. So, doon na lang kami nagsistay for now, hanggat hindi pa to maayos. Yan, nandito na po kami sa kwarto ni auntie. Settle down. Nandito na rin mga puppies. Sila. Ito lang yung bed namin, single bed. Tapos si auntie nandun lang siya. Ano na? Diyos ko pa. Hindi pa tayo pinalipat ng bahay. Ang weird lang kasi hindi naman itong masters na to yung binaha. Pero dito nag-angatan yung tiles. Ito siya oh. Actually, itong door namin, kapag inopen mo to, hanggang dito na lang siya. Ayan, matigas na siya. Dapat umaabot yun dun sa door stopper na yun. So, ibig sabihin po nun, hindi na patag. May nakaangat na rin ditong part. Kagabi, ito lang yung napansin namin na parang sabi ko, parang nahihilo ba ako sa puyat or anto? Kasi feeling ko nakaangat siya. Well, baka hindi masyadong makita dito. Pero dito talaga makikita na, for sure. Ayan, kita nyo naman nakaangat na talaga yung tiles. Dito, hindi na siya kinaya. Ayan, nakakatakot nga siya apakan kasi parang may tubig. Ayan, so dito ako natalisod kanina.
pwede nga itong tanggalin eh. Ayan oh. Pwede na nga siyang ganunin, kaya lang matigas pa rin pala. Feeling ko nga kung wala yung kama dito, baka umangat na rin yung tiles dyan eh. Kasi syempre mabigat-bigat tong kama. So, dadalhin ko po kayo sa kwarto kung saan kami nagsistay ngayon. Ay, hanggang ganito na nga lang pala siya. Ayan, so dito lang naman siya. Hello. Ito po ang mga nabaha. Yan pala si Cream, oh. Buksan natin yung ilaw. So ganito na po kasi kip. Yung kasi yung mga gamit na mga kailangan, dito na namin nilagay. Tapos ito sinipti ko to kasi dito nakalagay yung mga gadgets. So dito nakalagay yung mga lens, mga camera. Tapos yung gamit na mag-iina, andyan. Tapos ayun sila. Tapos ayun pa nga yung iba, oh, yung mga potty pads nila at saka wipes. Natutulog pa ang mga apos. Siksikan sila. Pahingi nga ng isang apo para may kasama ako magchika-chika. Yung gising, basta gising. Ayan si Juniper. Juniper, pati muna si Juniper. Kim Kim. Ano, nakakain ka ba? Ah, very good ah. Ay! Ang dilim talaga, Anes. Ay, nakaano pala ito. Kasara ang mga kortina. Yan, nagaganon ba yan? Ay, wag! Natutulog pala yung isa auntie. Baka masilawan siya. Kagabi doon ako nakapwesto. Natutulog-tulog ako. Ha? Naurong namin. Cream, oh, dito ka lang. Ay, oh, sige, dito na nga ako. Dito na, wala na ang lalabas. Dito na lang ako magtutuloy ng chika-chika. Ayan, tabihan natin si auntie na tulog. Nakuyari ako dito. Hindi, dito na lang tayo. Hindi nyo alam, wala kayong kamalay-malay sa nangyari. Nilikas namin kayo kaninang madaling araw. Ha? Ha? Oh, ang likod pa. Ang likod pa, gusto maglaro. So yon today, buti na lang ang aking papa. Wow. Ang aking papa ay master plumber siya. So, alam niya yung mga ganitong galawan. So, pupunta sila mamaya para i-diagnose yung nangyari. Kung gaano kalaki yung affected place. Kasi kaninang madaling araw, nagde-decide na ako. Yun ang maghahanap na muna kami ng for rent na bahay. Kaya lang naisip ko, meron nga pala kaming 5 malalaking aso. Tapos, meron pang 4 na little, extra. So, hindi kami kaagad makakahanap. Tapos, yung bahay namin na lilipatan is hindi pa siya talagang livable. So, ayun. Kailangan pa namin mag-antay ng ilang months pa na nakatira dito. Kasi, ang target namin is, ano, December na lang eh. Pamove ng pamove. Ang likod naman na Jenny. Ang likod naman na. Nainggit kasi umay. Nagdidede na kasi si Gringo. Ay, si Gringo. Nagdidede na kasi si Giantot. O, si Swimming is swimming na. Ayun ang naririnig niya. Nainggiterang palaka. Pa namin alam kung anong kakahinat na namin ngayon. Kung depende mamaya. Kung gaano kalaki yung work. Gaano tatagal. Kasi doon ka na nga. Asoy. Na-joke lang. Switch na. Yung tapos dumede sa akin. Juniper doon. Aray ko! Aray! Ang kuko! Halu. Hay, busog. Busog si Gian. So, di pa namin sure anong mangyayari sa amin. Kung... Di ba busog na, babe? Ba't nag-ginaw... Aray! Wag, no. Aray, may ipin ka na, ha? Ayun, friends. So, hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa amin talaga. Kung, kasi parang, well, kaya naman. Basta kung wala nang mga leak, tatambakan na lang namin ng gamit yung kabila. Sa masters,
hindi pa alam kasi nag-aangatan pa yung test, parang hindi pa safe na doon. Sana naman makaano muna kami, maka syempre mas maganda kung hindi kami lilipat kasi palipat na rin naman kami tsaka added expense pa. Pero syempre pag kinakailangan wala kaming choice. Babalik din tayo dun sa tanong na sinong tatanggap sa amin. Usually pag magre-rent, pahirapan talaga pagka merong mga aso. Ano kung may ganito o kagutters pa. Marinira pa, magkakaroon ng mga art print dun sa mga dingding nila. Ayun lang naman ang vlog din today. May masasabi ba kayo? May ambag ba kayong dalawa? Mga pagoda din kasi sila. O nga puyat, lalo na si auntie. Siya ang toka na duty kagabi. Ay, kanina pala. Sa mga ito. Hindi nga yan makakapasok sa school. Yun lang muna for now, friends. Update ko na lang kayo. Ay, tutulog na yan. Ay, tutulog na. Sabit mo na. We'll see you on our next video. Di namin alam kung saan kami pupulutin noo. Baka mamaya lahat tayo nasa ground floor na. Lahat tayo sa baba na nakatira. Mag-set up na lang tayo doon. Sa kusina na. Hi. Bye!